Kita na yon. Pagkatapos di umakyat doon sa kabila. Pagkatapos nanubigan ng arsada. Kaya nakita namin. Dire-diretso yan. Papunta rin sa may Muson. Ang iba na iwan na sa Muson. Ang iba sa... Kasi mga kuya diring Angle at Cantara, diyan pala nag-evacuate sa Muson. Pagkatapos ang iba sa Pasumbuaya hanggang dyan sa ano... Diyan sa may... Diyan sa Sumosang yan. Diyan ang nag... Ano ng headquarters ang ano. Pati supply, pati lahat. Pagkain na ano. Diyan na nakaano. May bakery. Oo, may bakery sila. Ang... ang diyan halos at sa karakula ko, ganyan kataas yung kamada ng kwan eh. Ng pandiunan, kinakain ng Amerikano. Hmm. Doon. Laundry meron. Oo, diyan lahat. May laundry diyang Amerikano. Lahat ng ano, kasi pag nag-move ang troop ng Amerika, ng Amerikano, kumpleto niya diyan. Eh, nung binabakbakan nila yung hapon sa ibaba? Wala, ano, malakas pa rin ang bigay ng, ang ano ng hapon. Kasi ngayon, di siyempre yung mga ano, nagtataka sila. Puta, walang, bakit hindi malakas pa rin? Eh, tinigil nila. Yung, kasi yung plan operation eh. Bakit ganyan? Ay napunan nila ng pagputok ay mataas siya ng kinagagalingan ng bala itinaas nila ngayon ng masinggan nila ayun nag-slow down na sila yung kalaban nakatayo pala nung mag-umaga nakasabit pala ano ang hapon sa ano nasa itaas pala ng mangga nung panahon na dumating ang mga Amerikano dyan sa Garita sa manggahan ng Samosa. Sino mga Pilipino ang sumalubong sa kanilang mga gerilya? Ang ano, ito sila gulapang sumalubong dyan. Hanggang sila... Si Dr. Rillo doon, kasama rin eh. Nung sila yung nag-ooperasyon na sa Ternate, ang tinamaan ang ano, ang Kuya Badong. Tinamaan daw sa hita, may kaya pila yun eh. Ayun, yun ang tayo na rinig kong ano, yung kwento.